Mr. Basas, magandang umaga po. Hello? Hello? Sir Melo, good morning po. Opo, yun no, si Presidente nagsabi na gagawin ang paraan para hanggat maaari po may balik na kaagad sa mas maikli, mas mabilis na panahon ang pagbalik po ng klase doon sa dating ating school calendar. Ano na po ba ang latest dito? Alam namin na konsulta na rin kayo dito at pwede ba nating gawin na mas mabilis ito kaysa doon sa pinapanukala na 2027 pa tayo makakabalik doon sa dati, Mr. Basas? Sir Melo, no, sa aming tansya ay pwede po, no, next year, 2025. Pasok po ng ating mga eskwela. Nasa linya po natin si Mr. Benjo Basas, chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Mr. Basas, magandang umaga po. Hello? Hello? Sir Melo, good morning po. Opo, yun no, si Presidente nagsabi na gagawin ang paraan para hanggat maaari po may balik na kaagad sa mas maikli, mas mabilis na panahon ang pagbalik po ng klase doon sa dating ating school calendar. Ano na po ba ang latest dito? Alam namin na konsulta na rin kayo dito at pwede ba nating gawin na mas mabilis ito kaysa doon sa pinapanukala na 2027 pa tayo makakabalik doon sa dati, Mr. Basas? Sir Melo, no, sa aming tansya ay pwede po, no, next year, 2025, no, ay babalik na tayo sa pasukan ng June, no, at kaya nang magtapos ng March 2026 po. Opo, pero iikli daw yung pahinga ng mga teacher at saka ng mga estudyante. Ay hindi po, no, based on our computation, hindi po, no. May misconception kasi, no, nabasa ko rin sa mga pahayag yan, no, even yung aming statement ay lumalabas parang hindi po gayon, no, yung aming pahayag, no. Sinasabi po namin, no, 2025 pa. Magiging maiksi lang ang bakasyon po o yung pahinga, no, ay kung 2024 natin gagawin yan, and that's impossible, no, Sir Melo. Kasi kami ay naniniwala kami, no, doon sa ginawa ng Department of Education, no, na ngayong school year po na ito, no, 2020-2024, no, ay kailangan tapusin na natin ito ng May 31, no, kasi yan yung adjusted, eh. Ngayon? May 31, opo, ngayon po. Meron pa tayong isang buwan na maigit, no? So, May 31, tapos magbubukas po yung susunod na taon, 2024-2025, no? Ay July 29. Mm-hmm. Yan po yun, ano? So, meron tayong dalawang buwang pahinga. In fact, 58 days, no? Meron tayong dalawang buwan na pahinga, kaya okay pa yun. Mm. Ang amin tamang po sana, no? Kesa tapusin natin yung susunod na school year ng May 16, no? 2025, no? Ang panawagan po namin, ang hiling namin sa DepEd ay tapusin na ito ng April 11. So April 11, ano, 2025, no, para nang sa gayon po ay magawa na po natin, ano, na makapag-adjust, no, by June 9, 2025, no, pwede na tayong mag-open ulit, no, ng susunod na taong pampaaralan. Yun na po yun, no. Meron naman po yan kulang, no, na more or less, no, 10 days. Yung 10 days po na yan, ano, sa 2025, 2024-2025. Oo. Kapag na po yung, kumbaga, lagyan, ano, ng asynchronous, no, Saturday, talimbawa, no, para po makonsume, makumpleto natin yung 180. Hindi yung 2027 pa tayo babalik sa dati. 2025, tansyado nyo, pwede na yan. Pwede po, no, in fact, yun, sa aming pahayag ay pinakita namin po kung paano ito gagawin, ano. Oo. At ngayong araw po ay ipapasa po namin ito formally sa tanggapan ng ating mahal na kalihim po for considering. Oo, kasi yun naman ang sabi din ni Presidente, kung magagawa ng paraan, sabi nga sa kasabihan eh, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Hindi ba? Hindi ba? Grabe naman talaga eh. Ito, mamaya-maya, isa-isahin ko. Ang dami nung... Pati ang University of the Philippines, mga kapuso, biruin nyo, mga nasa kuleyo yon, meron din silang suspension ng klase. Oh, akala ko yung mga batang maliliit lang na mga estudyante ang apektado ng sobrang init eh. Pati pala yung mga ano na, teenager na, yung mga nasa kuleyo na. Umaangal din sa sobrang init, medyo...
Opo, yun nga po yung aming idea diyan. Ano po? Kasi gusto nating palawigin, ano, pahabain, ano, yung school year, no, halimbawa po next year, no, hanggang May 16. Eh di ganun din. Nag-suffer tayo no nung April at May ng 2023, di ba? Nag-suffer tayo hanggang ngayon, ano, April at May 2024, hindi pa kasi tapos yan. Eh, huwag na natin ulitin. Diba? I-ipot po natin, ano? Kasi, may taswell, ang mangyayari po niyan, Sir Melo, hanggang May 16, 2025 tayo next year. Diba? Baka yung April 1 hanggang May 16 na yan, puro rin tayo suspension ng face-to-face classes. So, yun po yung worry po namin, ano? Para wala na tayong, ano, ispunta tayo, wala na tayong mayat-maya, eh. Tapos ang problema pa nito, Sir Melo, nakita ni naman natin, ano? Ang problema nito, iba-iba, nag-overlap, no, yung iba't ibang mga policies ng LGU, ng Division Office ng DepEd, nung down to the level of schools, no, so medyo ang hirap po nito, no, kaya maaring iba ay makakompleto, no, halimbawa Cordillera, wala silang suspension, ano po, no, pero sa atin dito sa Metro Manila, sa Calabarzon, sa Central Luzon, no, at dyan po sa Visayas, no, lalo na Western Visayas ang nagsimula nung noong April 1, eh, di ba, ang dami pong mga LGUs po dyan, no? Mga probinsya, mga syudad, no, na nag-cancela ng face-to-face classes. Although, ang sinasabi naman dito, face-to-face classes lang naman yung kinakancela, hindi naman yung klase, no. Pero, tayong, kumbaga, let's be honest, no, kapag ka walang face-to-face classes, almost wala talagang klase, no, dahil nakita na po natin yan, ano po, nung mga nakalipa. Kasi hindi mo naman nasusubaybayan kung talagang aasikaso ng klase yung mga estudyante nila, yung mga estudyante pag online, di ba? Ang ibig sabihin, wala sa isip nila yun, eh. Nakaharap lang sa computer, hindi mo masubaybayan ang teacher yun, eh. Di ba? Malayo, eh. In fact, Sir Melo, hindi rin naman talaga tayo nag-rely sa online dahil mas marami ay hindi po makaka-access. Ano po? Yung modular. Kaya po, modular. Yes, sir. No? Pero online man o modular, no, ay mahirap po. Kaya nga, ang sinasabi nyo natin ngayon, well, gaya nung Monday, di ba, nag-declare yung DepEd na asynchronous, no? Pag sinabi po natin asynchronous, para nga lang nagbigay ng assignment po nun. Tama, no? Tama. Kaya po yung asynchronous po na yan, no? Okay kami dyan, no? Pero, ano lang yan, no? Kumbaga buffer, no, na masasabi, hindi ko pwedeng gamitin yan, no, on a daily basis. Kasi walang personal o na supervision ng teacher. Malayo, eh. Nasa bahay, eh. Di ba? Yes, sir. Opo. Okay, opo. Sige. Medyo, salamat. At sana pag ipinasa nyo ito, meron na kaagad tayong malinaw para yung mga estudyante at mga teacher naman, nakabang din sila, eh. Ano ba talaga mangyayari dito? Tayo ba ay makakaiwas na sa mainit na ito? At maya na lang, eh, may mga cancellation ng klase. Good morning sa iyo, ha? Good morning. Yes, sir. Magandang umaga rin po at maraming salamat sa pagkakataon. Opo, Benjo Basas, Chairperson, Teachers Dignity Coalition. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.